Hello mga ka-riders, bali andito na tayo sa part 3 ng driving lesson natin. So, ang gagawin natin mga ka-riders, ituturo ko na yung pag-drive ng ano, pag-drive ng manual motorcycle. So, ang unang-una natin gagawin, so dapat naka-neutral muna yung pinaka-ano natin, pinaka-gear natin. Tapos, pipigayin na natin itong pinaka-clutch lever. Pag napigyan nyo ng mga ka-rider, saka nyo aapakan yung pinaka first gear nyo. Pag inapakan nyo, isasagad nyo. Pag parang lumagutok na siya, hudyat na yun na naka first gear na tayo. So, ang gagawin natin, tulad nung una kong itinuro, na pag dahan-dahan yung binitawan yung clutch lever nyo, aandar na po ng kusa yan. Lalo na pag pababa or flat yung daanan. Pero pag medyo pa-active, ang mangyayari dyan, medyo mahirapan siya ng konti. Pero itong ginagawa ko mga ka-rider, so, itatabi ko lang muna. So, ito mga ka-riders, medyo pababa ng konti dito. So, kung bibitawan natin ng dahan-dahan yung pinaka-clutch lever natin, kahit hindi natin binabamba yung siling niya doon, ay ano na po yan, kakagat na po yung pinaka-gear natin. So, yan, dahan-dahan ko lang binibitawan yung clutch. Yan, kumakagat na po yan. So, ibig sabihin mga ka-riders, andun na siya sa pinaka-biting point niya. Ngayon, kung bibitawan ko ng sagad yung pinaka-clutch lever natin, aandar na po yun ng pakonti-konti, lalo na pag pababa. Ito, medyo pababa tayo. Ayan. So, ang gawin natin mga ka-riders, i-try natin yung paakyat. So, sa paakyat, i-reverse ko lang, or ibabalik ko lang muna yung motor ng mga ka-riders. Binalik ko lang muna sa neutral mga ka-riders ko. So, kung papansin nyo, yung gear ko is zero. Tapos, naka-kulay green to dito. Ibig sabihin neutral. So, ang gagawin natin, i-press ulit natin yung pinaka-clutch lever. Pag na-i-press na natin, napaka natin yung pinaka-cambio. So, naka-primera na siya. Tapos, dahan-dahan ting bibitawan yung pinaka-clutch lever natin. Yan mga ka-riders, pag medyo pababa, alalayan nyo lang ng preno. Usually, yung pinangaalalay natin yung preno, itong front brake natin. So, pag dahan-dahan nating bibitawan yung pinaka-clutch natin, dahan-dahan din natin bibitawan yung pinaka-front brake. So, ayan mga ka-riders, medyo kumakagat na siya ng konti, kaso medyo nanginginig siya. Kasi medyo paakyat eh. Medyo ano yung laban niya. Pero ibig sabihin mga ka-riders, pag itong ginamit natin na Raider 150Fi, dahil naka 150cc siya, medyo mabagsik siya. Kaya kayang-kaya niya pa rin i-ahon yung motorcycle natin, kahit medyo paahon ng konti. Pero pag may angkas ka nito mga ka-riders, sigurado hindi na ito aakyat. Pero sa pagkakataon ito, mag-isa ko lang kasi, so dahan-dahan pa rin umakit yung pinaka-motorcycle natin. Naka-rider. So, yan po yung tinatawag na biting point. So, kumakagat na po siya. Yan. Pag totally binitawan ko yan, umaandar pa rin siya. So, ayan po mga ka-riders. So, next natin gagawin. So, balik ulit tayo sa, pababa. Ayun mga ka-riders, yan naman ang ituturo ko naman ay kung paano naman natin kokontrolin yung silinyador natin. So yung silinyador natin mga ka-riders, ginagamit natin yan pag yung talagang gusto nating umandar na ng tuloy-tuloy yung pinaka-motorcycle natin. Ngayon mga ka-riders, kung papansinin nyo, ang ginagawa ko, hindi ako nagsisilinyador kasi medyo pababa kasi dito, tapos naka-second gear na ako.
Kasi ano po mga ka-riders, ibig sabihin, ano po siya, yung second gear niya, saktong-sakto po dun sa, ano, sa pababa naman ng kalsada. So, parang, ano po, parang nagtitimpla po sila. Ipaliliwanag ko na lang ng gusto yung mga ganyang mga technical ng bagay, mga ka-riders, sa mga ibang video ko lang. So, ang magiging konsentrasyon lang natin ngayon ay kung paano yung mga unang paraan para makapag-drive tayo ng manual motorcycle. So, hahanap lang tayo ng ano, ng medyo magandagad ng pwesto. Ito mga ka-riders, itong part na to dito mga ka-riders, medyo ano din to, medyo paahon din to ng konti. So, ang gagawin natin, iulit-ulitin lang natin yung itinuro ko kanina, yung tinatawag na, or yung pagpapakagat dun sa biting point. So, ang gagawin nyo, ipipress nyo lang ulit yung pinaka-clutch lever ng sagad. Pag naipress nyo na yan, saka nyo abakan yung pinaka-cambio, ilagay nyo sa primera. So, puro primera lang mga tayo mga ka-riders. Tapos, saka nyo dahan-dahang bitawan para makita nyo kung saan talaga yung biting point ng motorcycle nyo. Kasi medyo magkakaiba po yan mga ka-riders. Lalo pa dun sa mga mas matataas na CC or sa mas mabababa naman. So, ito mga ka-riders, medyo paahon ng konti ito. So, unti-unti kong binibitawan yung clutch lever natin. Ibig sabihin, kumakagat na yung pinaka-clutch natin. Ayan, so, ito mga ka-riders, so, totally binitawan ko na, medyo paahon ng konti, umaandar yung motorcycle. Ngayon mga ka-riders, pag nahirapan yan, ako sang hihinto yan, so ibig sabihin, mamamatay yung makina nyo. Pero ito, kaya niya pa, ayan, pero nararamdaman ko na ng konti na parang ano na siya, parang nahirapan na siya ng konti. Pero ito, kinakaya niya pa rin. No? So, hayaan lang natin na mamatay mga ka-riders. Ngayon mga ka-riders, pag namatay yan, ibig sabihin, medyo ano siya, hirap na siyang paikutin yung makina na hindi natin ginagamitan ng silinyador. Ayan, kaya niya pa rin mga ka-riders. Ah. Kasi 150cc kasi ito eh. So mga ka-riders, so, ito, ituloy-tuloy natin kasi paahon dito. Titingnan natin kung saan siya hihinto. So hindi natin tinutulungan ng silinyador. Ito mga ka-riders, medyo talagang paahon na dito. Titingnan natin kung kaya niya pa. Ayun mga ka-riders, medyo nakakaramdam ako ng ano, ng hirap na. Ayan na. Ops. Kaya pa rin. Ayun mga ka-riders. So, pag medyo paahon na mga ka-riders, siguro ang tansya ko dito, mga nasa ano to eh, mga nasa mga 10 to 15 degrees. So, ibig sabihin, hindi na kaya ng Raider 150 yung ganito katarik na hindi mo ginagamitan ng ano. Hindi mo ginagamitan ng setting niya doon. Ayun mga ka-riders, so, bali ano na, nalaman nyo na kung saan yung tinatawag na biting point. Ngayon naman, ang ituturo ko na sunod ay yung ano, kung paano gamitin yung pinaka-setting niya doon. So mga ka-riders, bali humanap po ako ng medyo magandang pwesto. So ang gagawin natin yan, ituturo ko na yung part-core natin kung paano nagagamitan ng silinyador. So ang unang gagawin natin mga ka-riders, tulad ng ituro ko dun sa naunang part, titigayin natin yung pinaka-clutch lever natin, tapos ilalagay natin sa primera. Ngayon, dahan-dahan nyo muna ang bitawan para malaman nyo kung nasan yung biting point. Ngayon naman mga ka-riders, dahil baguhan pa lang kayo, so ang gawin nyo, pag binibitawan nyo na yung biting point, tulungan nyo na ng silinyador. So, konti-konti lang din mga ka-riders. Huwag munang bigla. Tapos, kung sa tingin nyo ay ano na, medyo kumakagat na ng konti, tapos, ano nyo na, dahan-dahan lang mga ka-riders ha. Kasi, yung pinaka-primera natin, bali ito yung pinaka-mabagsik na gear natin eh. Kasi, ano nya, napakalakas ng torque sa primera. So, ang tendency kasi niyan, pag yung na ano niyo na bigla niyo,
Parang ano siya, kakajot kajot. Parang ganun mga riders, no? Medyo ano po siya, medyo ano po siya, makajot po siya. So itong ginagawa ko mga riders, na sa primera lang tayo mga riders, ha? Para malaman nyo lang ano. Ngayon mga riders, pag nakabisado nyo na yung ano, yung pag-ano ng silinyador, pagbobomba ng silinyador, mapapansin nyo na parang ano, yung pinaka-primera nyo, yung parang nahihirapan siya. Nahihirapan siya, tapos ano, parang may hinihingi siya. So, ang ibig sabihin ng mga riders, humihingi na siya ng second gear. Ngayon, pag isi-second gear natin mga riders, ang gagawin natin ay ipepress ulit natin yung pinaka-clutch lever sagad. Pagkasagad, saka natin susungkitin yung pinaka-cambio. Dito tayo sa ano mga riders, ha? Dito tayo sa gilid. So, ito ang gagawin yung mga riders. Pag andito na kayo sa first gear, kunyari, nakakbo na kayo. Ang gagawin nyo, ipipigay nyo itong pinaka-clutch lever, tapos susungkitin nyo na itong pinaka-cambio natin. Pag sinungkit nyo yan, dapat ang pagsungkit nyo mga riders yung medyo pasagad mga riders, ha? Kasi pag medyo hindi kasi sagad yan, ang tendency niyan pupunta lang yan sa neutral. So balik natin sa pinaka ano, pinaka first gear. Ngayon pag konti lang yung pinaka yung pagsungkit nyo, parang banayad lang, ang tendency niyan pupunta lang yan sa pinaka neutral. So nasa neutral lang tayo. So ang pagsungkit mga riders ay medyo pasagad. Balik natin sa first gear, tapos sungkit, sagad. So, lilipat na yun sa pinaka second gear. Ngayon, pag lumipat na yun mga riders, ang mangyayari dyan, medyo yung makina, yung gigil ng makina nyo, medyo mababawasan ng konti. Kasi lumipat na siya sa mas malaking gear. So, ibig sabihin, kayang-kaya na yung paibutin yung ano, yung mas ano, mas mabilis na ikot ng gulong. So, try natin, ha. Yan mga riders, nasa first gear ako mga riders, ha. Talagyan natin sa second gear. Clutch, hila, bitaw. Clutch, hila, bitaw. So nasa third gear. Ayun mga riders, so bago kayo mag third gear mga riders, kabisaduhin nyo muna yung ano, yung pinaka first gear nyo. Saka second gear. Ayun mga riders, so ang gagawin natin, i-testing na ulit natin. Medyo hanap lang tayo ng ano, ng maganda-gandang pwesto. Balik lang tayo. Pabalik tayo mga ka-riders, ha. Ayun mga ka-riders, diba nasa first gear na ako, so ang gagawin natin, bibilisan natin ng konti yung motor natin. Pag nabilisan na natin, piga ang clutch. Pagkapiga ng clutch, sabay sungkit yung gear natin para pumunta sa yung shifter natin para pumunta sa second gear. Pag nasa second gear yung mga riders, medyo gaganda yung takbo niya. Tapos ngayon, ganun din yung proseso. So, piga ulit ng clutch, sungkit ng shifter, tapos pagkasungkit ng shifter, sabay yung bibitawan pa konti-konti. Yung pagbibitaw ng clutch mga ka-riders, pag medyo ano, hindi kayo dun sa mabilisang takbo, ibig sabihin yung parang hindi kayo nangangarera, dahan-dahan lang po yung ano, yung pagbitaw ng clutch. Pero pag natuto na kayo mga ka-riders, yung talagang tipong nangangarera na kayo, pwede na po yung ano, yung biglaang bitaw ng clutch. So matututunan nyo na lang yan balang araw mga ka-rider. So dahil nasa basic pa lang kayo, ganito pa lang muna yung tuturo ko.